Imis ng samahan na akala ko ay wala ng katapusan. Pero napalitan ito ng pait nang mapatayo ako sa hinihigaan ko sa kama at maalala ko kung paano sila dito ng lalaking kinahumalingan niya. Hello everyone, samahan po ninyo ako sa isa na namang kwento ng karanasan ng ating buhay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. Narito po ang ating kwento. Mag-iisang taon na dumaan, pero nasa sitwasyon pa rin ako na pinipilit kalimutan ang lahat. Ang mga bagay na madalas namin gawin ng asawa kong si Melanie na magkasama. Lalo na kapag nagigising ako sa umaga na nabubungaran ko siyang nakangiti at sasabihin niya sa akin na breakfast is ready at may kasama pang halik. Mga lambingan bago matulog hanggang sa paggising. Mga alaalang aming pinagsaluhan sa hirap at sa ginhawa. Lalo na ang tunay na pag-aalaga niya sa amin ng aming anak, kung paano siya naging ina. At isa ito sa mga tumatak sa isip ko. Maraming mga bagay kay Melanie na hindi ko basta-basta makalimutan ng ganun lang. Mga tamis ng samahan na akala ko ay wala ng katapusan. Pero napalitan ito ng pait nang mapatayo ako sa hinihigaan ko sa kama at maalala ko kung paano sila nagsabito ng lalaking kinahumalingan niya. Masakit ang ginawa niya sa akin, pero pilit ko itong kinakalimutan dahil nahihirapan na rin ako at nasasaktan lamang ako. Kaya may mga araw na mas pinipili kong isipin ang mga masasayang pinagsamahan naming dalawa. Lalo na ang unang araw kung paano ko siya nakilala. Pilit ko pa rin inuunawa ang ginawa niya. Sa kabilang banda, baka may pagkukulang din ako sa kanya. Sabado ng umaga, nagising ako ng 5 a.m. Naligo na muna ako at pagkatapos, hinugot ko sa lalagyan ang aking rubber shoes na matagal ko nang hindi nagagamit magmula nang umalis ng bahay si Melanie. Medyo nadagdagan ang timbang ko at napabayaan ko na rin ang aking sarili. Ayokong magkasakit, may anak ako. Naisipan kong muling mag-jogging. Isa ito sa madalas naming gawin ni Melanie noon tuwing Sabado ng umaga, at habang itinatali ko na ang sintas ng sapatos ko ay tumunog ang aking messenger. Message mula kay Melanie. Nanakasanayan ko na rin natatanggap. Emoticons, GIFs. Hindi pa rin sumusuko si Melanie. Sa unang pagkakataon, nag-reply ako ng smile emoticon at lumabas na ako ng bahay. Mabuti na lang at tulog pa ang anak ko. Maaga ring nagising si Aling Carmen, ang bago kong kinuhang yaya. Sa loob lamang ako ng village namin nag-jogging. Medyo malawak din at may mga puno na sa gilid ng daan, kaya masarap ang simoy ng hangin. Lalo na at may mga ilaw pa ang mga parol na nasa poste dahil medyo madilim pa. Iba ang pakiramdam ko, punong-puno ng positibong mga bagay ang puso at isip ko. December na pala. Nakaisang ikot pa lamang ako, pero sobra akong hinihingal. Kaya naisipan ko munang magpahinga. Sakto naman at nasa tapat na ako ng clubhouse ng village namin.
Habol hininga akong naglakad papunta sa isang bakanteng bench na tila ba naghihintay sa pag-upo ko. Nakaramdam ako ng ginhawa at na-relax ang mga binti ko. Pagkatapos ng tatlong mahaba at malalim na paghinga, dinukot ko sa maliit na bag ang aking cellphone. May missed calls at chats mula kay Melanie. Ewan ko ba sa unang pagkakataon na replyan ko siya? Sabi ko, nasa clubhouse ako, nagpahinga lang. Nag-stars kasi ako uli mag-jogging. Kamusta? Kaagad namang nag-reply si Melanie. Halatang excited sa muling pagkakataon ay nag-reply ako sa mga chats niya. Sabi niya, nasa bahay daw siya ng mother niya at okay naman daw siya. Kinamusta niya ang anak namin na si Shine. Nasa kasarapan kami ng pag-uusap sa chat ni Melanie nang may tao sa harapan ko. Isang babae. Hindi ko kaagad na aninag ang itsura niya dahil nasa likuran siya ng pasikat na araw sa ubaga. Hay, pwede ba ako umupo dyan sa tabi mo? Tanong niya sa akin. Sumagot ako ng oo. Kaagad naman siyang umupo at inabot ang kamay niya at sinabi ang pangalan niya. Ay, Michelle, bago ka lang dito? No, dati na rin. Ngayon lang uli ako nag-jogging. I'm Polo, sagot ko. Itinigil ko na muna ang pag-chat kay Melanie. Kinausap ko na muna si Michelle. 2 weeks pa lamang daw sila nakatira dito sa village. Sima ng asawa niya, nakaalis pa lamang. Nasa kabilang street lamang ang bahay nila at wala pa silang anak. Napansin ko na may itsura si Michelle. Maganda ang mga ngiti niya at maganda rin ang katawan niya, lalo na at nakasuot siya ng fit na pan-jogging. Maya-maya tumayo na siya at nagpaalam na sa akin. Uuwi na daw siya. Nang makaalis siya ay tingnan ko naman ang cellphone ko. Medyo hindi ko na masyado makita ang screen dahil maliwanag na ang araw at mainit na. At tinamad na ako mag-jogging. Kaya nag-decide ako na umuwi na lamang. Pagdating ko sa bahay, nakaluto na si Aling Carmen. Kumain na muna ako. Maya-maya kinausap ko na naman si Melanie sa chat. Marami kaming pinag-usapan. Hanggang sabi niya, "Can you give me another chance?" Medyo tungkol na sa sitwasyon naming dalawa ang pinag-usapan namin. At pagkatapos naming mag-usap, ay naiwan na naman akong nag-iisip. Mahal na mahal ko pa rin siya. Nasaktan lamang ako ng gusto sa ginawa niya, pero nangyari na yon. Inisip ko na ipagbili na lamang ang bahay namin at lumipat na lamang sa ibang place para kung sakaling magkabalikan kami ni Melanie, madali kami makapag-start at madali kong makalimutan ang lahat ng hindi magandang nangyari sa amin. Pero syempre kailangan ko pa rin ipaalam kay Melanie ang lahat. Kailangan niyang malaman kung ipagbibili ko ang bahay. Kinabukasan araw ng Linggo, maaga na naman akong nagising. Nag-start na naman ako mag-jogging. Nagkita kami ni Michelle sa clubhouse. Pagkatapos ko mag-jogging, nag-usap na naman kami. Marami siyang tanong tungkol sa mga personal kong buhay. Pero hindi muna ako masyadong nagkwento. Sabi niya, punta daw ako sa bahay niya minsan. Malapit lang naman, nasa kabilang street lang. Umuwi na lamang ako dahil pauwi na rin siya. At habang nakatalikod siya papalayo, hindi ko talaga maiwasang mapatingin sa maganda niyang katawan. Namiss ko na naman bigla si Michelle, kaya tumawag ako sa kanya. Kaagad niya itong sinagot. Masayang masaya siya. Ako rin. Sinabi ko sa kanya na ibebenta ko na ang bahay at lilipat kami sa ibang lugar.
Nag-isip siya saglit at pumayag naman dahil gusto niya talagang magkabalikan kami. Pero saka na kami magkita kapag naibenta ko na ang bahay at nakabili na ako ng bagong titirhan namin. Problema, maghahanap pa ako ng buyer. Dito ko na naaalala si Michelle, baka matulungan niya ako. Kaya kinagabihan, pumasyal ako sa bahay niya. Kaagad na nagbukas ang gate na magtahulan ang mga alaga niyang aso, dito ko nalaman na mag-isa lamang pala siya nakatira dito. Pinapasok niya ako at kaagad ko naman sinabi ang pakay ko sa kanya. Sabi ko, baka matulungan niya ako makahanap ng buyer ng bahay at lupa namin. Gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Nagtaka naman siya at nagtanong kung bakit. Kaya napilitan akong ikuwento sa kanya ang lahat ng tungkol sa amin ni Melanie. Nang makita ko na medyo naawa siya sa akin, biniro ko siya para maiba naman ang mood niya. Ikaw, mag-isa ka lang dito, tapos wala pa ang asawa mo. Baka may makakita sa iyong ibang lalaki dyan eh. Patulan mo. Biro ko sa kanya na tumawiyo siya at nagbukas ng ref. At pagbalik ay may hawak na ng 2 bote ng San Miguel Light. Ay naku Polo, bahala sila. Hindi ko sila papatulan. Sagot naman niya habang inaabot na sa akin ang bagong bukas ng bote ng beer. Ang ganda mo pa naman, dagdag ko pa. Teka, di ba tungkol lang sa bahay mo punta mo rito? Sagot naman niya na nakangiti. Medyo nagkaroon na kami ng connection sa isa't isa ni Michelle sa sandali namin pagkikita at pag-uusap. Itatanong daw niya sa asawa niya yung kasamahan niya naghahanap dati ng house and lot kung nakahanap na. At iaalok daw niya ang bahay ko. Sabi ko okay, at least may subject na kaagad. Pero maghahanap din ako. Maya-maya, may inabot na namang 1 bote ng San Miguel Light sa akin si Michelle. Napasarap lalo ang kwentuhan namin. Hanggang sa napansin ko na mag-aalas 9 na ng gabi at kailangan ko nang umuwi sa bahay. Nagpaalam na ako sa kanya matapos ko ibigay ang contact number ko. Nagtuloy-tuloy ang komunikasyon namin ni Melanie. Nagiging maganda ang pag-uusap namin at pati si Shine, nakakausap na rin niya sa video call. Napapadalas naman din ang pagpunta ko sa bahay ni Michelle, lalo na kapag wala akong ginagawa o pagkatapos ng trabaho ko. Isang gabi naisipan kong puntahan sa kanila si Michelle. Tinanong ko sa kanya kung nakahanap na siya ng buyer at yung kasamahan ng asawa niya sa trabaho. Pero wala pa raw budget dahil inuna pa nila ang pag-aaral ng mga anak. Nalungkot ako dahil hindi ko pa rin maipagbili ang bahay namin. At ibig sabihin, hindi pa kami magkikita ni Melanie. Nagsalita si Michelle. Kailangan ko daw ba talagang ibenta ang bahay namin? Kung tatanggapin ko daw uli ang asawa ko, tanggapin ko ng buo. Kahit daw umalis kami sa lugar na ito, kung hindi ko siya matanggap ng buo, maaalala ko pa rin ang mga ginawa niyang hindi maganda. At baka maisumbat ko lang sa kanya mga ginagawa niyang mali at pareho lang namin masasaktan ang mga sarili namin. Napaisip ako sa mga sinabi ni Michelle. Tama siya. May point siya. Kung gusto mo, gawin natin ang ginawa niya. Bulong ni Michelle sa akin. Napatingin ako na nabigla dahil nasa tabi ko na siya at naramdaman ko sa aking tenga ang mainit at mabango niyang hininga. Hindi na ako nakatanggi nang halikan niya ako. Naglaro kami ng trip to Jerusalem. Gusto namin ang ginawa namin. Bawal pero masarap. 1 oras din halos ang nangyari.
Umuwi na ako sa bahay at alas 11 na ng gabi. Maraming tawag si Melanie na hindi ko nasagot dahil nagigilt ako sa nangyari sa amin ni Michelle. Pero iniisip ko pa rin ang mga sinabi niya. Tama siya. Kung pababalikin ko si Melanie, buo ko siyang tatanggapin para wala siyang maririnig na sumbat mula sa akin. Kaagad akong tumawag kay Melanie at sinabi ko sa kanya ang desisyon ko. Sinabi ko sa kanya na bukas ang pintuan ng bahay para sa pangalawang pagkakataon namin sa isa't isa. At hindi namin kailangang ipagbili pa ito. Kinabukasan maagang dumating sa bahay si Melanie, hindi ako makapaniwala sa nararamdaman ko nang muli ko siyang makita. Parang bumalik ang panahon ng una ko siyang nakita na hindi ko pa alam ang pangalan niya. Mahigpit ko siyang niyakap. Hindi ko na naaalala ang mga hindi magandang pangyayaring dumaan sa buhay namin. Masayang masaya kami ni Melanie. Polo, Laguna.